classmate. So sa video na ito, i-discuss natin yung mga tips and guides at ano yung mga dapat natin gawin para maipasa itong visual graphic design in C3. So una sa lahat is may lima na COC itong VGD in C3 na to. So yung una is itong logo, promotion, UX and UI, product packaging, at itong 3D boot. So sa software naman na gagamitin dito is depende naman rin sa inyo kung ano yung mga gamay nyo na mga software para makapag-create ng mga ganito. So either Photoshop, Illustrator, Corel, SketchUp, basta makapag-create kayo ng mga logo, promotion, or matapos ito. So by the way, yung oras na ginugol namin dito sa assessment, during the assessment, it hours. So ang pinaka-critical na gawin dito is itong COC1, itong logo. Kasi kapag hindi ka pa nakapag-create ng logo, hindi mo magagawa itong apat. So ito talaga yung dapat na pinaka-importante sa lahat. So advice ko lang, be ready sa assessment. Dapat nakapag research ka na kung ano yung mga ideas, ano yung mga design ng logo na gagawin mo, mga color palettes, para kapag nandun ka na is ipe-perform mo na lang yung task, kasi alam mo na yung gagawin mo, hindi yung nag-iisip ka pa. Kasi sa assessment is disconnected yung internet, hindi ka pwedeng mag-Google search. At ang pinakamatindin nating kalaban dito is yung oras. So about naman sa topic at instruction, yung assessor na yung magbibigay ng mga yon. So kapag may 10 kayong nag-take ng assessment, may set A, may set B, ganun, hindi kayo pare-parehas. So simulan na nating mag-create ng logo. So itong COC1. So bago nyo to i-draw sa mga software na preferred nyo, i-sketch nyo muna to sa bond paper. So i-draw nyo muna sa bond paper yung logo, tapos ipapakita nyo sa assessor, i-check nya kung ano yung mga dapat mong i-improve, at kung ready ka na, pwede mo nang i-draw sa software, sa Illustrator, ganun, Photoshop, Corel, or ano yung preferred mong software kung saan mo i-draw yung logo. So sa akin, yung binigay noon is Vape Shop. So walang binigay na specific na name yung shop, kaya ako rin yung nag-construct ng pangalan niya. So pinangalanan ko na lang ng Serpent. So ito yung ganito yung ang itsura ng logo ko. So approve naman to sa assessor. So ang advice ko lang sa pag-construct ng logo is yung sakto lang. So huwag niyo masyadong artihan. So remember, assessment ito, hindi ito competition. So dapat sakto lang yung kaya nyo bang i-draw or i-trace sa software or sa Photoshop, ganun, Illustrator, kung ano yung gamay nyong software para ma-draw itong logo nyo. So by the way pala, about naman sa design, dapat angkop rin yung design na linalagay nyo sa pangalan ng logo. So yung pinangalan ko dito, Serpent Vape Shop. So Serpent means yung mga ahas, ganon. So naglagay lang ako ng ulo ng ahas dito, tapos in-specify ko, naglagay ako ng text para may specify, at yun na, approve naman ito. So yung ginamit kong software dito para ma-create is yung Illustrator. So paano to i-draw sa Illustrator? So mag-proceed na tayo sa drawing. So i-open ko lang yung Illustrator ko. So ito. So dito, para makapag-create tayo ng bagong file, i-create nyo lang, i-click nyo lang tong create new. Ayan. At dito, piliin ko yung print. Kasi pagkatapos nito, ipiprint yung output. Saka yun ang ipapakita sa assessor. So piliin ko lang itong A4, tapos pangalanan ko lang siya main logo.
Ayan. Tapos, iset ko yung orientation ng landscape. Tapos, click ko itong create. So, ayan. So, ang una nating gawin dito is mag-create muna tayo ng color palette. So, dapat alam nyo yung mga color palettes nyo. So, para mag-create ng color palettes, punta lang kayo dito. Double click nyo ito, itong box na to. Ayan, palitan natin yung color. So, ang una kong color palettes is blue. So, yung hexa niya, 2, 3, 4, E, 7, 0. Then, okay. So, ayan. So, yun, napalitan na yung color niya. So, click ko lang itong shape tool na to. Make sure na nakaset to ng rectangle. Tapos, ilagay ko dito. Ayan. So, ayan. Na-create na siya. Tapos, i-deselect natin. Tapos, next naman, mag-create ako ulit ng bagong color palette ko. Double click ko ulit yun. So, yung next kong color palette is yung yellow. So, yung hexa naman ng yellow, F, B, F8, tsaka BE. So, click ko lang itong OK. So, ayun. Tapos, mag-create ako na ulit ng, click ulit ito, rectangle. Ilagay ko dyan. So, ayun. Tapos, palitan ko ulit, same process. So, ayan, nakapag-create na tayo ng color palette natin. So, pwede na tayong mag-draw. So, una kong i-draw dito is yung circle. So, punta ako ulit sa shape tool. Select ko yung ellipse tool. Ayan. Tapos dito, select ko yung eyedropper tool. Tapos, select ko tong black. Ayan. And then, select ko tong shape tool. Make sure na naka-ellipse yan. Right click nyo. Tapos, select yung ellipse. Tapos, i-hold nyo yung shift. Press nyo lang yung shift sa keyboard nyo. Tapos, click nyo dyan. Tapos, i-drag nyo pataas para makapag-create tayo ng circle. Pagkatapos nyan, i-move natin. Click nyo lang itong move tool na to. Yan. Tapos, click nyo yung shape. Tapos, i-move natin dito sa baba. Tapos, i-resize natin. So, click nyo lang ito hanggang magpakita itong icon na to. And then, ulit, shift sa keyboard nyo. Drag nyo pataas para ma-resize siya. Yan. Shift. Ayan. Then, move natin sa pagitna natin ng konti. Ayan. Tapos, i-deselect natin. So, ang una kong gagawin dito is yung ulo ng serpent. So, yung color is ito. So, paano palitan? Select nyo lang itong eyedropper tool. And then, select nyo yan para mapalitan yung kulay natin. Tapos, make sure yung stroke, set nyo yung stroke into none. So, click ko lang yan. Click ko yan. Hit enter. So, kung hindi nyo makita to, baka naka-layers kayo. So, i-click nyo lang itong properties para mapunta kayo dito. So, next is yung i-select nyo yung pen tool. So, ito. Pen tool. Select nyo yan. And then, punta kayo dito. So, make sure na naka-layers kayo para makita natin yung layers. Then, dito, i-hover nyo lang dito para magpakita itong intersect or center. Tapos, ipataas natin yan hanggang dyan. So, tansyahin nyo lang. So, click ko dito. Tapos, hanggang dito sa baba. Or dito pala. Yan. Tapos, dahan-dahan yung i-hold yung right click ng mouse pa ganyan para makapag-create ng curve. So, oops. Ganyan. So, I think mababa to. So, i-control Z ko lang. Tapos, i-drag ko dyan. Tapos, yan. Ilagdagan ko ng size. Tapos, dito. Tapos, i-drag nyo lang pa ganun pa para makapag-create ng curve. Ayan. So, okay na yan.
So next thing, i-drag ko lang yan. Pagkatapos nun, i-click nyo dito sa anchor. So hanggang mapakita yung anchor na word dun. Click nyo dyan. Tapos, i-click nyo dito sa anchor na rin na to. Hanggang magpakita yung anchor na yon. Click nyo yan. Tapos, i-hold nyo. Drag nyo dyan hanggang makapag-create ng ganun. Oops. So, ayan. 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 So, I think okay na yan. And then, i-deselect natin. Deselect. Tapos, i-choose nyo yung erase kasi masyadong manipis yan. Itong eraser tool. Make sure yung properties nito is naka-hardness. So, lakihan ko lang. Press nyo lang yung bracket key left sa keyboard nyo para ma-erase. Ito. Yan. Oops, bakit? Ctrl-Z. Ctrl-Z natin. Dapat natin gawin ito. I-select muna natin ito. Tapos, click yung eraser tool. Then, ayun. 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 Kasi masyadong manipis yun. Tapos, i-deselect natin. But, nasumbrahan natin ata yun. So, Ctrl-Z lang ulit. Deselect. Deselect. Ctrl Z pala, tapos yun, doon tapos deselect. So ayun, perfect. Tapos i-move natin ito kasi masyadong nakagitna para magka sya. Yun, ayan. Tapos i-rotate natin ng konti, ganyan. So, paano rotate yan? Hover nyo lang dito hanggang magpakita yung icon na yun. Tapos, i-drag nyo pababa para ma-rotate siya. So, next is yung dito naman. So, click nyo lang ulit itong pen tool. Click nyo dito. Ayan. Oops. Ctrl-Z lang pag ganun. Para ma-undo. Deselect nyo. Pala. So, click nyo dito. Ayan. Tapos, click nyo dito rin. Dyan. Tapos, i-hold nyo lang yung mouse hanggang mag-create ng curve na ganyan. Ayan. Tapos, click nyo ulit doon sa intersection, sa anchor. So, i-zoom ko lang. Zoom ko, ganyan. Click nyo dito hanggang magpakita yung anchor. Nyo dyan para shift para makapag-create ng straight. Tapos i-move nyo pataas tapos pababa. Ayan. Tapos pag ganun yun, pababa. Tapos yung ngipin nakanganga. Tapos yung ngipin sa baba, pababa rin. Tapos, click nyo dito, tapos i-drag nyo para mag-create ng curve, ng ganyan. Tapos, i-click nyo dito sa anchor, dito, hanggang magpakita yung anchor na yon. Click nyo dito, i-drag nyo para mag-create ulit ng curve, na ganun. Tapos, click nyo dito ulit para magpakita yung anchor. And then, balik natin sa intersection na start. So, i-drag nyo ulit para mag-create ng curve. So, ayun. And then, deselect natin. So, I think that's okay now. So, okay na ba to? So, i-move ko lang. So, masyadong hindi perfect yung pagka-kuan niya dun. So, i-control Z ko lang. Ctrl-Z ko lang. Ayun. Anchor. And then, dito. Ganun. Tapos, dito. Anchor. Anchor. Oops. Ctrl-minus ko lang. Oops. Minus.
Minus ko lang, control Z para magkuhan. Kuhan ko dito sa create. Ayun, para perfect. Tapos, i-deselect natin. Ayun. So, okay na tayo dyan. Sa bunganga niya. So, next naman is dito sa side na to. So, pen tool ulit. Click nyo yung pen tool. Make sure na naka-deselect yun. Tapos, i-click nyo dito. Dito pala, dito. Yan. Click nyo dyan. Tapos, click nyo dito sa baba. Ayan. So, drag nyo ulit yung, i-hold nyo ulit yung mouse para makapag-create ng curve na ganyan. Tapos, i-drag nyo ulit dyan hanggang magpakita yung anchor. Then, balik natin sa start. And then, drag nyo ulit yung mouse para mag-create ng curve. Ayan. So, ayan. Okay na yan. So, i-deselect natin ulit. So, okay na yan. So, next thing naman, yung curve dito. Pen tool ulit. Make sure na naka-deselect yan. So, dito naman. Dito. Click natin dito hanggang dito. Tapos i-hold nyo lang yung mouse. Tapos i-drag nyo pababa para mag-create ng curve naman dito. Ayan. Then, ibalik nyo dun para magpakita yung anchor. Click nyo. Punta nyo sa taas para magpakita yung anchor. Click nyo ulit. Hold nyo yung mouse. And then, drag nyo lang para mag-create ng curve na ganun. Ayan. And then, deselect ulit. Punta kayo sa select, deselect. So, ayun. Okay na siya, pero masyadong manipis yun. Erase natin. I-click nyo lang itong select. Select nyo to. Tapos, punta kayo dito sa, click nyo itong eraser. Then, erase natin yun. Erase. Ayun. Erase. Okay. Then, deselect natin. Okay. Next thing naman, yung scale ng ahas. So, pen tool ulit. Dito, simulan natin dito. So, click ko lang dito. Tapos, click ko dito. Tapos, drag para mag-curve ng konti. Ayan. Okay na yan. Click nyo dyan sa anchor. Click nyo dyan. Click nyo rin dito. Tapos, i-drag nyo ng ganyan para mag-create ng konting curve. Balik nyo. Tapos, balik natin sa originality. So, tapos, i-drag natin ng ulit para mag-create ng curve. Then, deselect natin. Ayan. Then, ulit, pen tool. Make sure na naka-pen tool. Dito naman sa baba. Click natin dyan. Click and then hold. Para mag-create ng curve, balik natin doon. Dito naman, click natin. Dito naman. And then hold para mag-curve ng konti. And then, balik natin, anchor. Balik natin sa taas. Then, deselect. So, ayan. Okay na tayo sa ulo ng ahas, pero nakalimutan nating maglagay ng mata. So, i-control minus ko lang siya. So, punta kayo dito sa eyedropper tool. Select nyo yung black para mag-black yun. Select nyo yung pen tool. Control plus plus. And then, mag-create tayo ng mata dito. So, yung mata, ganito lang. Click nyo dyan. Click nyo dyan. Then, click dyan. So, ayan. Okay na yan. So, ayun, na-create na natin yung ulo ng ahas, yung ng serpent. So, next thing naman natin gawin is yung text. So, i-move ko lang itong circle. So, click ko lang ng ganyan. Tapos, i-move ko lang ng konti doon. Ayan, para magkasya yung text.
So, next thing naman na gawin natin, mga classmate, is lagyan natin ito ng text. So, select nyo lang itong type tool na to, click nyo na ganyan. Tapos, click nyo dito. Ayan, para magpakita yan. So, naiset yung kulay niya into black. So, papalitan natin yan. So, paano yan? Click nyo yung eyedropper tool. I-drop nyo lang dito para makuha yung kulay niya. Yun, napalitan na yun. Tapos, i-delete natin yung lorem ipsum na yan. So, control plus plus ko lang para ma-zoom in. Hit nyo lang yung delete sa keyboard nyo para ma-delete yan. Tapos, mag-type na tayo ng serpent. Tapos, vape shop. Oops. Yan. Tapos, lakihan natin yung font size niya kasi maliit. So, i-click nyo lang ulit yung type tool. And then, i-highlight natin lahat siya. Tapos, punta kayo dito sa properties. And then, dito. Gawin natin mga 48 muna. So, ito. Ito ulit yung pinaka-critical sa... Oops. Delete ko lang. Ay, control Z lang yun. Pinaka-critical sa paggawa ng logo. So, sa font family, kailangan yung piliin nyo dito is yung hindi masyadong manipis at hindi rin yung masyadong makapal na font family. Yung sakto lang. So, yung mga ganitong font size, hindi to acceptable sa paggawa ng logo. Mukha siyang astig pero pag nasa malayo ka, tapos babasahin mo ito, mahihirapan kang basahin. So, dapat yung mga font family nating piliin is yung mga sakto lang. So, tulad ng Comic Sans. So, Comic Sans yung ginamit ko dito. Comic Sans. Ito. Comic Sans. MS. Bold. So, pare-parehas yung size nila. Ayan. Mapapansin nyo. So, ayun. Yun sa pagpili ng font size. So, ang gawin ko naman next dito is... lakihan ko tong word na serpent na to. So, click ko lang ulit yung type tool. And then, highlight ko tong word ng serpent. Then, gawin ko tong mga 48 na lang pala. I'm sorry, ito pala. I-decrease natin yung font size ng vape shop na word na to. So, i-highlight ko lang ito para magpantay sila doon. Tapos, gawin natin 36. Ayun, para pantay. So, lagyan ko ng underline tong word na serpent. Highlight ko lang ulit. Tapos, click nyo tong tatlong dot na to. More options. And then, click nyo ito. Yan. So, yan. Na, underline na siya. So, i-zoom out lang muna natin. Tignan natin yung output kung sakto lang. So, i-deselect ko lang siya. So, ayun. So, I think okay na to. Okay na ba siya? Serpent Vape Shop. So, okay na yan. I-move ko lang ng konti para magpantay. Tapos, move ko ulit ng konti doon. So, i-delete ko lang itong mga color palette natin kasi hindi na natin kailangan itong mga to. Ayan. Delete. 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 Then, next na gagawin natin dito mga classmate is ipa-finalize na natin itong logo natin. So, zoom in ko lang para i-zoom. So, ayan. So, medyo malaki itong circle. So, i-resize na muna natin itong circle kasi masyadong malaki. So, i-click nyo lang yung circle. Ganyan. Select nyo yan. And then, i-hover nyo yung mouse dito para magpakita itong icon na to. And then, i-hold nyo yung shift sa keyboard nyo. Ayan. And then, i-drag nyo pataas. Ganyan. Para ma-resize. Tapos, dito naman. Ayan. And then, lagyan ng konti. Tapos, i-move natin. Ayan. Masyado pa rin malaki. And then, gitan natin ng konti. Gitan pa natin. So, ayan. I think okay na yan. So, i-move lang natin para mag-center. So, ayan. I think okay na yan. So, lalagyan natin to ng stroke para kahit dark yung background ng paglalagyan ng logo, at least mag-fit siya.
So, i-click nyo lang yung circle again. And then, click nyo ito. Yan, stroke. Sabi dyan, double click. And then, dito, ilagay nyo yung color code ng kulay nyo dito. Or mag-pick kayo dito. Pero sa akin, ilagay ko yung color code na ito. Yung color code ng orange na to. So, yung color code niya is F4. And then, A950. So, ayan. Then, click ko tong okay. So, ayun, napalitan na yung kulay ng stroke natin dun. And then, punta kayo dito sa properties. Pag naka-layers kayo, just click itong properties dyan. Magpapakita ito. And then, iset natin yung size ng stroke into 10. So, ayun. And then, i-deselect lang natin. Okay. So, I think okay na ito. So, export na natin. So, first thing is, mag-create tayo ng folder sa desktop natin. So, depende rin sa assessor kung ano yung instruction sa paglagay ng pangalan sa folder. So, sa amin nun, ginawa namin is yung last name muna namin. And then, yung first name namin. So, depende sa assessor to, yung pangalan ng folder. So, ayan. So, dito natin ilalagay lahat ng mga output natin. So, balik lang ako sa Illustrator. So, ito, export natin. So, punta lang kayo dito sa file. And then, click nyo tong export. Itong export as. And then, punta kayo sa desktop kung saan yung ito. Yung create nating folder. Double click nyo lang yan para ma-open. And ito, pangalan nyo main logo. Tapos, ito, iset nyo ito into PNG. Para naka-PNG type na siya. And then, click nyo itong export. So, dito, make sure naka-transparent yung background color nya. Hindi naka-white, hindi ganyan. Dapat set nyo ito transparent. Ayan. Then, click nyo to. Okay. So, ayun. Export na yun. So, punta tayo sa folder natin. Tignan na lang natin kung na-i-save yun. So, ito yun. So, ayan. Okay na yung logo natin. So, yung mga alternatives naman at monochrome. So, gawin natin yun sa Photoshop kasi mas mabilis sa Photoshop. So, i-open ko lang yung Photoshop ko. So, ito. Double click ko lang. So, dito natin i-paplat yung mga logos natin. So, create kayo ng file. Go to file. New. And then, select nyo itong print kasi piprint yung output. Pagkatapos lahat. So, A4. And then, select nyo itong orientation into portrait, create. So, ayan. So, dito, mag-create nyo yung new layer. So, click nyo itong layers. And then, click nyo itong icon na to para makapag-create ng new layer. So, layer 1. So, ayan. Dyan natin. I-plot yung mga logos natin. So, i-place embed natin yung main logo natin dito. So, go to the file lang. File. Then, select nyo itong place embed. So, dito, punta kayo sa desktop. And then, dito sa last name, so ito. Export natin itong PNG logo natin. So, place lang. So, ayan. So, i-resize lang muna natin to. Again, shift. Hold shift sa keyboard nyo. And then, hover nyo lang dyan para ma-resize. Drag nyo pababa. Ayan. So, I think masyadong malaki. So, okay lang yan sa main logo natin. So, ayan. Okay na yan. Then, check nyo lang yun. Okay. So, ayan. So, dito sa baba niya, ilalagay natin, maglagay tayo ng text na main logo. So, click nyo lang yung text tool, ito. And then, make sure na naka-horizontal type. And then, i-click nyo lang dito. So, dito naka-white yung kulay niya. So, palitan natin ng black. So, i-click nyo lang icon to, na icon na to. So, yun, nag-black na siya. And then, type nyo dito, main logo. So, ayan. And then, lakihan lang natin ng konti. Set natin to 24 para makita siya. And then, i-move natin. Click na ito. And then, i-move natin dyan. Main logo. Then. So, how about na naman yung monochrome? So, i-click nyo lang yung layer ng ito. So, i-click nyo lang yan. Pas sa Photoshop. Ganyan. So, maselect yung layer ng main logo natin. So, i-duplicate natin to. So, right click. And then, select nyo tong duplicate layer. Then, pangalanan natin, monochrome. Ayan. Click OK. So, select nyo yung layer ng monochrome. Ayan. And then, drag nyo pababa. So, dito natin ilalagay yung monochrome natin. Then, i-resize natin kasi masyadong malaki yan. Control T.
para magpakita ito. And then, i-hover nyo lang yung mouse nyo dito. Again, hold yung shift sa key. So, ayan. Okay na yan. Then, check. Then, move natin. Pag ganun. And then, dito guys, i-duplicate na naman natin ulit itong monochrome. So, click nyo lang yung layer ng monochrome. Yun, nakaselect. Right click. Duplicate. And then, pangalanan natin. Alternative. 1. Then, click yung OK. So, select nyo yung layer ng alternative. And then, select itong move tool. Drag nyo. Papunta dito naman. So, yan. Tikita na yan. And then, duplicate natin ulit ito. So, click yung layer ng alternative. Right click. Duplicate. So, dito naman alternative 2. Then, click itong OK. Then, move natin paba. Ganun. Nag-gitna. So, ayan. So, ang gagawin ko na lang sa mga alternatives ko is papalitan ko na lang yung mga color layout niya para hindi ulit ako gagawa ng bagong design. So, para mas mabilis yung color na lang yung papalitan ko dito. So, gawin muna natin yung monochrome. So, i-click nyo ito, yung monochrome ito. Ito yung set natin yung monochrome. So, ayun, nakaselect yung layer ng monochrome doon. So, punta kayo sa image, and then adjustment, channel mixer ito. And then, i-check nyo ito, monochrome, sabi dito. Ayan. Then, click nyo yung OK. So, ayan, naka-monochrome type na siya. And then, dito sa baba ng ito, lagyan natin ng text. And then, make sure naka-block yun. Click nyo dito. Write natin dito, monochrome. Then, click nyo itong check sa taas. And then, i-move natin yung text. Click nyo yung text. Move natin sa gitna. So, ayan, I think gitna na yan. So, bago natin gawin yung alternatives, gawa muna tayo ng color palette para yun yung reference natin. So, click nyo ulit yung text. Click nyo dito. Sulat nyo man dito. Color palettes. So, ayan. Then, click nyo yung check. Then, move natin ng konti. Ayan. So, paano gumawa ng color palette? So, una, palitan natin yung kulay nito. So, click nyo lang ito. Yung foreground color. And then, dito nyo lalagay yung mga color code nyo. So, pwede ka rin mag-pick ganyan. Mag-pick ng mga color dyan. Pero sa akin, memorize ko naman yung color code. So, ilagay ko na lang dito. Yan. Highlight ko yan. Delete ko yan. Then, una, yung blue. So, yung color code niya, 2, 3, 4, E70. Then, i-copy ko lang to para hindi na ako magta-type mamaya. Click yung OK. So, yun, napalitan yung kulay. And then, punta kayo dito sa shape tool. Click nyo yan. Make sure na naka-rectangle yan. And then, make sure rin na walang stroke. Click nyo yan para walang stroke. So, naka-fill siya ng kulay na ganyan. And then, dito natin i-create yung shape. So, i-click nyo lang ganyan. Then, drag nyo. Shift. Hold shift. So, ganyan. And then, okay na yan. Hit enter. So, ayan. And then, punta kayo sa text. Click nyo dito. Set natin yung size into 18 kasi masyado yung malaki yung 24. Then, control V. Paste natin yung kinapi natin kanina. And then, check. Then, move ko lang ulit. So, ayan. Okay na yan. And then, next is i-copy natin yung rectangle. So, ito yung rectangle. So, click nyo yung rectangle ng layer. Right click. Duplicate. Okay. And then, make sure na naka-move tool yan. Drag nyo yan. Pababa. So, palitan natin yung kulay. Click nyo ulit ito. And then, ngayon naman is yung yellow. So, F. B. F8. And then, BA. So, ito yung yellow na kulay ko. Click ko lang tong OK. And then, dito, select nyo yung bucket tool. So, yan. Paint bucket tool na yan. Make sure na ka-rectangle. Ito yung layer. Ah. Then, ito. Bucket natin to. So, i-click nyo lang ganyan. So, pag nag-pop up tong message na to, click nyo lang yung OK para ma-listerize. And then, i-bucket natin yun. So, yun. Napalitan yung kulay yellow. So, hindi masyadong makikita. So, okay lang yan. And then, dito.
Maglagay ito ng text. So, dito naman, lagay natin yung color code nyo. So, FB, F8, BE. Yan yung color code. Then, check. So, same process yung gagawin natin dito sa mga susunod. So, i-follow yun lang. So, ayan guys, na-create na yung color palettes natin. So, next naman is yung font family na ginamit natin dito sa logo. So, yung ginamit ko dito is yung Comic Sans MS. So, kailangan rin nating ilagay yun. So, i-click yun lang yung text. And then, dito ilagay natin naman. Palitan natin yung size, 24. Font family. Click nyo yung check. Then dito sa baba, lagay natin yung ginamit natin. So ilagay natin. Palitan ko lang yun ng 18. So Comic Sans MS. Yan. So yun yung ginamit kong font family. So i-move ko lang. So yan. Then next na gagawin natin dito is yung mga alternatives naman. So, kaya natin ginawa tong color palettes para magsilbing yung reference. So, ang gawin lang natin sa alternatives dito is palitan natin yung color layout niya para hindi tayo ulit gagawa ng designs sa mga alternatives natin. So, una is gawin natin tong alternatives. So, click nyo tong move tool, then select nyo lang ito. Itong image para ma-select yung layer niya. So yun, naka-select. And then piliin nyo yung itong eyedropper tool. So ito, drop nyo lang dyan para makuha yung kulay. So yun, nakuha niya. Then punta kayo sa paint bucket tool. So i-bucket natin yung background nito. So i-click nyo lang pag ganyan. So i-click nyo lang yung okay dyan. Then click natin ulit. So yun, napalitan na siya. So i-zoom lang natin, control plus plus para ma-zoom. And then, pati itong stroke, bucket natin. And then, ito, pati rin itong mga ito, hindi na isama. Ayan. So, ayan. And then, palitan naman natin yung kulay niya, ito. So, eyedropper tool ulit. So, itong yellow naman. Then bucket tool ulit, then ito naman yung palitan natin, ganyan, tapos itong mga letters, oops, control alt z lang para ma-undo, then yung p, ayusin ko lang muna yung kasi parang hindi na i-bucket ito, yun, so ganun. So ayan, yun yung alternative 1 natin. So lagyan natin ng text, palitan natin yung kulay ng black, then click natin dito, so palitan natin yung, so 24, so alternative 1, then check, then move na natin pagitna. So ayan, then to naman alternative 2, click nyo lang yung image para ma-select yung layer niya, and then ipalitan natin yung background naman. So ito naman yung gagamitin natin, so eyedropper tool ulit, so ganyan, and then paint bucket tool, and then i-bucket natin dyan, click ok, bucket natin yun, pati itong border stroke. So ayan, control plus plus ulit para ma-zoom, i-bucket natin yung hindi na isama itong mga ito,
kanyan, kanyan. Ayan. So, set natin yung kulay nito into white. So, i-click ko lang yun para mag-white yan. So, back it to ulit. And then, ganyan ulit. And then, bakit lang natin itong mga letters. Ganyan. Yan. So, tapos na. And then, text. Dito naman sa baba niya. Alternative. Oops, naka-white yung kulay. Palitan natin ng black. Oops, to. So, ayan. Yan yung alternative natin. So, ayan. So, I think okay na to. Pwede na nating i-save into JPEG or PDF. Pero, mas magandang i-save natin into JPEG and PDF. Para sa print is yung PDF. Kasi ipiprint ito pagkatapos ng assessment, yun ang ipapakita sa assessor. So, save natin to sa folder natin. So, click nyo lang yung file. Save as. And then, punta kayo sa desktop kung saan natin nilagay yung ito. Yun. Then, dito naman, set natin into JPEG muna. So, pangalanan natin, logos. Then, save. Okay. So, pagkatapos nun, yung PDF naman natin. So, mas magandang iset natin yung ito sa CMYK para mas maganda siya pag-print. So, punta lang kayo dito sa image. And then, mode. And then, i-check nyo itong CMYK. Balitan natin yung RGB color. Para pag ma-print, maganda siya. So, ayun, na-convert na sa into CMYK. Yung mode niya. Yun, CMYK. And then, save na natin as PDF. Save as. And then, dito, select nyo yung PDF. Photoshop PDF. Yan. So, logos. Set nyo yung pangalan nyo to logos. Save. Then, click OK. Save PDF. Yes. Then, punta tayo sa folder. So, ito. So, ito yung JPEG. So, ayan. Ito naman yung PDF. So, ito yung maipiprint. So, i-click nyo lang ito pag print nyo. Make sure na naka-color. And then, sa next naman na gagawin natin is yung promotion, yung COC1. So, tapos na natin yung COC2. Tapos natin yung COC1. So, yung gawin natin is yung trifold na brochure. So, next, see you in the next video, mga classmates. So, if you find this video helpful to you, please like, share, and subscribe. Thank you very much for watching.